Oo na, ano ba? Differentiate. Ano ba? The difference. Ate Emma, dito ba yung bahay niyo? Mamas ko po! Hi! Hindi ba nangangagat tiga? Anong fresh-fresh mo naman? Hi guys! Anne here and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, I'm here sa bahay ng friend ko. And you can see, nandito si Maki. Yan ang anak nila. So for today's video guys, may bago kasi yung biniling lens and I will discuss sa mga gustong manood kung anong differentiate ng kit lens ng Canon M50 ko sa bago kong binili na 50mm Canon. So, if you wanna know kung anong nilalaman ng video, just keep on watching. So guys, papakita ko ngayon yung camera ko, which is my Canon M50. This is the body. Yan. As you can see, wala pa dyan yung lens or adapter. Yan yung binili ko last 2020, I guess. So, if you want to watch my unboxing vlog, lalagay ko lang sa may comment box para mapanood nyo rin unboxing ko kung saan ko rin siya nabili at magkano ko nabili. And next one is my kit lens. Itong kit lens na to is, ayan yung kasama sa binili mo kapag bibili ka na mismong package ng camera. So, it has 15 to 45mm image stabilizer. Nasa-zoom in, zoom out din siya. Yan, that's the kit lens of M50. Ayan yung binili ko last year. And ngayon, yung binili kong papakita kong bago is tong Canon Mount Adapter EF. Ayan. Kapag meron ka ng adapter niyan, kailangan ng isang M50 yan dahil yung M50 is SLR. And yung lens na gagamitin natin is pang DSLR, which is pang full frame. So, kailangan natin ng adapter para makapaglagay tayo ng bagong lens. Which is my Canon 50mm na bago kong bili. It's a, guys, actually it's second hand. And ilalagay ko yung transaction namin ni Kuya Gino, which is legit sellers from Pampanga. It's 50mm guys, yan. Sobrang pang portrait and it's prime lens. So, we're gonna shoot some video and photo para makita natin differentiate ng dalawa. So, just keep on watching. Flashback. End of flashback. So guys, ilalagay na natin yung adapter dito sa ating camera. And it's locked. And it's made from Taiwan. And next, our 50mm. Ayan. And it's locked. Okay ba? Carry ba guys? And we're going to open this.
Anit yan. And may isa pa tayong camera which is from my friend. It's Canon M50 Mark II and it has the kit lens. So we're going to shoot some photos and video para ma-differentiate natin kung maganda ba tong 50mm, kung gusto niyo na ba mag-update or what. Yes, let's go. Hi guys, so ito yung 15 to 45mm na kit lens. So ito yung included pag bumili ka ng body ng camera. So ang itatry natin ngayon is the manual focus and of course yung zoom nito. So yung subject natin dito is yung flower. So blurred pa siya, pero ayan, using the focus. Ganyan siya kalinaw. So ayan, you can adjust. So, next naman is yung 50mm na lens ni Annie. So, itatry niya yon same position sa kung saan ako nakatayo ngayon. So, makikita natin ano yung difference niya. So, guys, it's Annie here. And kanina nagsalita about sa 15 to 45mm is si Ate Emma. So, ako, I'm using my camera M50 with 50mm lens. So, same position na nandito ako sa tinaktayo niya kanina is it looks zoom in yung aking video kasi pag prime lens na ginagamit kong itong 50mm na ginagamit ko naka-zoom na talaga siya. Wala akong zoom in or zoom out. So I need to move forward para mas zoom pa or mag-backward para ma-zoom out yung isang subject. So as you can see guys, sa 50mm na lens, makikita nyo naka-zoom and mas focus siya sa subject niya. Which is okay siya for photography and video I think. Pero I think pag video ang pinag-uusapan sa 50mm, dapat steady ka. Kasi it's really hard to focus on the subject kapag masyadong zoom in yung subject mo. So mas feel ko mas priority o mas maganda yung using 50mm na lens kapag photography. So nakita na natin yung differentiate sa video and next one i-check naman natin yung sa mga photography part. So yun guys. So guys, i-check namin ngayon yung output ng picture using Canon M50 with 50mm and Canon Mark II with kit lens. So, we're gonna post and show this video yung output namin. So, medyo maingay yung anak niyang si Maki. Maki! So, we're gonna shot na. But wait! We use setting this 125 f4 with 2 na brightness and naka ISO auto. So, same kami ng settings and same kami ng item or ng subject na pipicturean. So, makikita yung difference between different lenses. Later. So guys, we're done with this video and we see the difference ng
15 to 45 mm. This and my 50 mm na I'm currently using. So I think I suggest na maganda talaga yung 50 mm sa photography and pwede na rin sa video pero mas focus talaga niya is yung portrait shot. So itong lens na to is nabili ko lang sa marketplace at si Kuya Gino, yan, sobrang legit seller siya. So I think he will gonna sell something very soon and I will recommend him dahil legit seller po siya. Actually, it's COD and sobrang kinakabahan ako anong mangyari sa camera, I mean sa pera na ibibili ko, pero legit po siya, hindi po nasayang aking pagbili. So guys, I hope you like this video and thanks so much to Ate Emma sa place. It's bigla ang vlog guys, so thank you so much. Ayaw niya po magpakita sa vlog pero very soon gagawa po siya, so you must keep on touch. Thank you for watching guys, God bless, bye! Hi guys, Annie here and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, charot!